Sabay-sabay natin pagsaluhan ang mga kwentong bubulaga sa inyo dito sa Babala. Huwag kayong ganun. Ang mga maglalaro kayo magkasama mula sa Taytay Rizal, Case and Jerry. Case? Hi, Case. Hello, Paul. Jerry. Sir Joey. Hello, bata pa ito. Ilang taong ka na, Jerry? 33 po. 33, Case. Ako po, 28 po, nung 6 lang. May anak na kayo? Meron po, isa po. Babae. Ilang taon na? 5 years old po. Okay, good luck sa inyo, ha? Ito na ang mga Dabber Cats na kikilatisin ninyo, girls. Thank you, Bossing Boss Joey. Ito na sila, Jet Dabber Cats number 1. Magandang araw, Legit Dabber Cats. Ako nga pala si Fresky Belmorla. Tawagin nyo na lang akong Chok, taga Quezon City. Naniniwala ako sa kasabihan na lahat ng problema may solusyon. Kung yung problema mo walang solusyon, huwag mo nang problemahin. Yes! Tama. Now let's meet Legit Dabber Cats number 2. Hi, Legit Dabber Cats. Ako nga pala si Awit from Cainta, Rizal. Naniniwala sa kasabihan na buhay ay parang bukas na libro. Bigyan natin ng kulay ang istorya ng buhay natin. Ooh. Yes, yeah. Yes, yo. Yes, yeah, yeah. Now let's meet Legit Dabber Cats number 3. Magandang araw, Legit Dabber Cats. I'm J.I. from Caloocan, eh naniniwala po ako sa isang kasabihan, ang anak na mapagmahal sa magulang, malayo mararating. Thank you. Ako yan. At kilalanin naman natin, Legit Dabber Cats number 4. Magandang tanghali, Legit Dabber Cats. Ako nga pala si Flo Jean ng Lipa mula sa Lipa, Batangas. At naniniwala ako sa kasabihang, respect is to be earned, not to be imposed. Yeah. Okay. Ano sa tingin niyo ang kwento ng itong mga bisita natin? Tingin ko po, siguro mga vlogger po siguro sila. Mga vlogger? Okay. Ikaw, Case. Flo G lang kilala namin sa si Awit. Yung dalawa sa hindi. Pero sa tingin ko, related doon kung ano yung profession nila ngayon. Okay. Okay. Alam niyo ba na ating mga bisita ay mga young millionaires. Wow! Baka naman. Baka naman. Bekene, man. Mga young millionaires. Para sa unang tanong, step forward number 2, Awit. And number 4, Flo G. Right. Kaya pala nakikintaban yung mga nakasabit. Ano? Ayos, ha? Blink, blink. For 20,000 pesos, Tito Sen, anong tanong? Ang tanong! Sino sa kanila ang naging milyonaryo sa edad na 21 years old? What? A. Awit. B. Flo G. 21? Milyonaryo na? Okay, 10 seconds to decide. Timer, go. Sino? Ano? Letter B po, letter B. Si Flo G. Si Flo G daw. Si Flo G nga ba? Ba, pinili yung mas maraming bling-bling, bossing. Tanungin natin. Ang tanong! Si Flo G nga ba ay naging milyonaryo sa edad na 21 anyos? Ay! Na! Ah! Oh! Ah! Kilala niyo lang kasi kaya... Pero bossing, teka, si Flo G kasi na, oh, si Flo G, di ba naka, oh, idol mo yun, Rizal? Oh, kayo po ba yun? Flo G? The impersonator ni Flo G. Ah! G! Binati ko pa kanina dati, sabi ko pare! Alam, Flo G, impersonator. Ayun, doon po ba sa pag-impersonate nyo kayo naging millionaire? Ah, hindi, sa business. Business? Ano pong business? May traveling tours kasi kami. Travel and tours. Ang hinahanap po kasi namin ay 21 years old, naging milyonaryo. Kailan po kayo naging millionaire? 23. Ah, 23. Bata pa din. Okay.
Pro G, yung ano, travel and tours, ikaw talaga mismo yung ano, namamahala nun? Opo, tapos kasama ko yung parents ko dun. Ah, magkasosyo kayo. Hindi ba mahirap kasosyo, magulang, yung ganun? Sa amin naman kasi hindi. Since bata pa lang kami, nuro na kami ng mga parents namin na ano, maging family-oriented at same time. Tapos ay mas mag-focus kami sa mga goals na magkakasama kaysa individual. Pero Flo G, ano ah, milyonaryo ka na, pero na pagkakatuwaan mong gayahin si Flo G. Impersonate. Pwede mo makita yung impersonation? Yes. Sige lang. Paano bang impersonation ang gusto? Ano bang kaya mong gawin? Paano mo gagayahin si Flo G? Ano ang favorito mong, kahit ano, anong film mo? Bali, may mga guestings din kasi ako sa iba't ibang lugar before, like sa Rizal, sa Cavite. Nagpa-perform ako as kinakanta yung kanta ni Flo G, tsaka yung isang solo song ko. Uy, ano? Pwedeng parinig naman Flo G po. Yung pinaka-popular. Opo. Flo G. Alam ko na isa to sa na-miss nyo, yung ako'y magpakabis. Pero at least, lagi pa rin nasa list, kahit walang nirelease. Yung mga diss, buti nilang natiis ko kahit nakakainis. Sa Anli pa lang ay panis na wala kong kailangan i-please. Oh. Flo G! Rapperies! Break it down, yo! Yeah. Yes! Flo G! Siyempre, pag ganyan na hit mo na yung 1 million, anong una mong binili? Ang bali nga, since nag-umpisa kami ng parents ko ay nagiging driver lang. So, mas priorities ko na bumili ng van para makatulong ako sa father ko at the same time, para mas marami yung makuha naming travel at the same time, para mas lumago at mas maraming income na dumating sa pamilya. Yung. Kailan mo nabili yung kwintas mo? Bling, bling! Oo nga! Noong 32? Bali, ano yan, bossing nung last year lang din. Wow! Last year lang din. Wow. Eh, ngayon, yung, ano, 23 years old ka na, Flo G, ano? Ngayon po, 24 na ako. 24 na. Nadagdagan na yung isang billion, Kuya Ryan. Oh, makala ko, Kuya. Thank you, Flo G. Thank you. Billionaire at 23. Ito pala si Awit. Ito, 21 eh. Boss, mas makapal yung, ano, eh, bling-bling eh. Doon ako sa lalay. Oo nga. Awit, ilang taon ka naging milyonaryo? 21 years old po. Ilang taon na po kayo ngayon? Ilang taon kayo? 25. Wow. Anong business niyo po, Kuya? Nag-millionaryo ako sa buy and sell. Na 20 years old kasi ako and nag-boom yung buy and sell ko nung 21 years old ako. Anong buy and sell? Ano po yan? Nag-start po kasi ako sa maliit na halaga po, yung sa motor lang po. 10K yung puhunan ko, and then binenta ko ng binenta hanggang sa naging kotse, hanggang sa nag-upgrade na nag-upgrade po. Nung binenta mo yung motor, naging kotse? Motor lang po ng motor. Hanggang sa naging kotse na po, tapos yun na po. Ito po, Kuya, binibenta niyo po. Oo, oh, parang custom yan. Bling-bling. Opo, customized po na ginto. Hindi, si Kuya Awit parang familiar po siya. Napapanood ko siya sa Facebook. Sa social media yun. Ano ang ginagawa? Anong content? Mga ano po, funny video po. Funny video? Funny video, gano'n, vlog. Awit, sama ko yung kapatid ko si Wamos. Awit, nakanta ka ba? Opo, nakanta rin po ako. Hindi kami naniniwala. Handa, Awit. Kunti lang. Go, Awit. Parinig naman ako. Nakanta po ako. Go ahead. Sige po. Let's go. Ganda! Ano, kakantayin ko. Funny. Anong may request ba tayo? Anong gusto mo, Tol? Kahit anong gusto mo? Yung kanta ko na lang po. Oh, sige. Yeah. Mukhang chick boy, pero isa lang babae ko. Dami nagsasabing babaero daw ako. Di nila alam, isa lang babae ko. Tama yan, milyonaryo, pero stick to one. Oh, dapat. Awit, sino mas mayaman sa inyo ni Wamos? Kuya ko po. Hindi ko naman itatanggi yun. Shout out, Anes. Asawa. Ay, andiyan. Asawa ko po, ayan po. Ay, kasama niya. Ano pa kanan ni Mrs.? Si Ana po, Ana. Mrs. Ana. Hello, Miss Ana. And Awit, good luck sa iyong pang pagpapalago ng negosyo, ha? Thank you. Thank you, Awit. Thank you, Matt. Simula sa maliit. Naging roll ng ni-roll. Asenso. Okay. Kayo, nagsimula kayo sa wala. Wala.
Huwag niyo tapusin sa paalam na tayo. Huwag niyo tapusin. O, paano? May huli pang tanong. Huli marama. For 30,000 pesos, Tito Sen, ano ang tanong? Tanong! Sino sa kanila ang gold medalist sa taekwondo? A. Chok. B. J.I. Gold medalist sa taekwondo? Parehong singkit yan. Huwag kayo ma... Ano? Ha? Pareho yan. 10 seconds to decide. Timer, go! Chok daw. Ang gold medalist. Siya nga ba? Alamin natin. Ang tango! Si Chok! Si Chok nga ba ay gold medalist sa taekwondo? Paano pangalan? Ay! Naku! Huwagi ng 30,000 pesos. Congrats! Si Chok! Oh, gold medalist! Kala ko comedian. Chok only! Uy! Chok only! Chok lang! Kailan ka nag-compete for gold? College po ako nun. Bago po ako mag-stop ng pag-aaral. So, intramsip ako. Noong time na yun is, nag-ano po ako, mahilig po akong sumalis akong anong activities. Tapos doon po ako napadpad. Is that why you're a millionaire? Ano po? Is that why you're a millionaire? Kaya ka ba milyonaryo ngayon? Yan, thank kasi you. Kasi kung anong pinapasok mong... Siguro malaking chance factor, dahil no? Doon. Opo. So, ano yung pinasok mo para maging milyonaryo? Ang time po kasi noon is hindi ko rin talaga alam kung anong gusto kong gawin sa buhay. Graduate ka na ba? Hindi po. College dropout po. Anong age college po? College dropout? Yes po. Nahit ko po yung first million ko at the age of 22. Nung time po na yun, hindi ko rin alam kasi kung saan ako pupunta, anong pangarap ko. So, pasok lang nung pasok kung saan-saan. So, saan mo nakuha yung 1 million mo na una? Nung time na yun, may nakwento yung kapatid ko na... may online seller doon na kumikita ng ganito, ganyan, which is yung friend ng kapatid ko. Tapos parang na-inspire ako. Sabi ko, sino yun? Sabi ko, nung time na yun, baka pwede mo kilapit. Lapit mo ko ng work sa kanya. Kahit hindi niya ako bayaran, willing ako magtrabaho sa kanya. Anong binibenta mo po? Nung time na yun, binibenta niya is bedsheets tsaka shoes. So, nung time na yun, pumunta ako doon. Sabi ko, kahit hindi niya ako bayaran, maging packer ako. Ang gusto ko lang matuto sa kanya. Anong taon ito? Last year lang po. Pandemic? 23 lang siya ngayon. Mga 2021 po ng December. Pandemic? Yes po, medyo may pandemic po. So, ganun din ang ginawa mo? Nagbenta ka ng mga sapatos, mga bedsheets? Yes po. Nung time na na-inspire ako na nagbabalot ako sa kanya, yung unang sinahod ko po sa kanya, nagpaalam ako dun sa naging amo ko na baka pwedeng gawin ko yung ginagawa mo kahit hindi mo ako turuan. Pero magsasarili kami ng partner ko kasi parang na-inspire ako sa kanya. Yung dati mo amo andito ngayon, nagre-reklamo siya na parang iginaya mo lang siya. Nasunod pa? Pag paalam ka naman eh. Nagpaalam po. Actually, nung time po na yun, nag-propose po ako sa kanya ng business proposal. Nag-propose. Partnership? Parang mag-invest po siya kung gusto niya po. Tapos tuwan-tuwa siya nung time na yun kasi ako lang daw yung taong gumawa sa kanya nun. So, natuwa siya. Tinuruan niya ako ng konti. Nagbinigyan niya ako ng konting pamuhunan. Tapos yung first na sinahod kong 5,000 pesos sa kanya, ni-roll po namin yun ng girlfriend ko na naging isa sa tauhan niya. So, nag-collaborate po kami ng ideas. Tapos sinimula namin yung business. So, kumusta ang business ngayong medyo tapos na yung pandemic? Ngayon, mas okay po siya kasi mas nag-i-innovate po yung business. Mas malakas ngayon? Yes po. Wow. Online selling pa rin? Online selling pa rin po. Talaga? Akala ko mas malakas siya nung pandemic kasi hindi nakakalabas sa tao. So, online lang ang bilihan.
hanggang ngayon pala. Ganun na rin, ganun ang panahon. Nasanay na. Yes po. Ang mga tao. Good luck sa business mo, Chok. Good luck, Chok. Sa iyong bed sheets. Ito din mo pa rin yung taekwondo. Malay mo mag-gold medal ka rin para sa bansa. Thank you po. Thank you, Chok. Si J.I. J.I. Hello po. Paano naging milyonaryo? Oo nga, paano ka naging milyonaryo, J.I.? 16 po ako nagsimula and... Bata? 16? Independent din po ako. Ah, pero yung naging milyonaryo ka, ilang taong? 20 years old po. 20? And how old are you mas now? Mas bata. 21, kaka 21 ko lang po. What? Oh, fresh pa yung milyon, naamoy-amoy pa namin. Ano naman ang, ano, ang means mo of producing a million? FR company po. Ano yun? Front row. Ah, front mga row. Mga pampapute. LRS. Yes po. Ah. Oh, kaya palang puti-puti mo. 16 pa lang, yun na yung ginagawa mo. Opo, nung 16 po ako, then humiwalay po ako sa parents ko for para ma-pursue ko yung business. Wow. Mm. Independent living Opo. Na. So, milyonaryo na si J.I. Yeah. Sa edad na 21. Oh. Anong 20 balak po. Mo ngayon sa million mo na? Ang plan ko po is next year, baka bumili ako ng third car or bumili po ng lupa. Oh, car o lupa? Opo, pangatlong car po. Oh, taray. Mayroon pa ba dyan? Baka may sobra pa dyan. Pero, tama yung ginagawa mo na nag-invest. Apor, pangalan kayo. Oh. Wow! Ah! Korean ka dyan, ha? Wow! Pero paano may maintain itong lifestyle? Kau lang mag-isa. Ngayon po, ang mindset ko po kasi ngayon is mag-ipon lang na mag-ipon. Tama yun. And para pag lumago, invest ako next year para yung extra pera ko mabigay ko sa pamilya ko po. Very good. Pero ngayon tumutulong ka na sa yes, family po. Mo. Apo, yung mother ko po nasa Pampanga. So ako po nasa Manila, ako lang po mag-isa. Ikaw lang mag-isa. Yes po, until now po. Oh, ingat ka ha. Apo. Ingat ka, mag-isa ka lang pala rito. Apo. And huwag mong kalimutang tulungan yung yes, mother po. Mo, family mo. Apo. Okay? Thank you. Thank you. Thank you po. Siya nga pala, ang dami nakatila doon sa labas. Dami, may bakenemen. Bakenemen? Milyonaryo. Oy, kayo rin, ha? 30,000 pesos. Congratulations, Jeric and Paige. Thank you sa mga bisita natin today. Maraming salamat. Sa pamamagitan ng sipag, diskarte, sa murang edad na achieve ninyo ang inyong mga goals, sana ay naging inspirasyon kayo sa mga Dabar Gods na tumutok sa ating ngayon.